Ngayon naman, gagawa tayo ng ganito. Maliit at malaki. Dalawang maliit, dalawa ring malaki. Ang kailangan nating materials ay yarn, ganun din, 4-ply pa rin, plies or long nose para maikat dito sa ating flower wire, and 4mm hook, gunting, at darning needle. Una, gawa ulit ng slip knot. Gawa ka ng dalawang chain. 1, 2. Tapos, gawa ka ng double crochet. Skip mo tong isang chain, tapos dito agad sa pangalawa. Ayan. Ayan. Bale, ito yung first row. Ito na yung pangalawang row. Chain 1 ulit. Tapos, make a 3 double crochet dito lang, dito. Dito sa isa. So, 3 in 1 ang mangyayari. Yan, makikita nyo, tatlo. Tatlo lang sila. Hindi nyo bibilangin yung chain 1, ha? So, ngayon naman, chain 1, baliktarin natin, tapos isang double crochet bawat stitch. So ayan, tatlo yan. 1, 2, 3. So tag-iisa. 1. And 3. Ayan. So ang mangyayari, ito ay first row, second row, and third row. Sa fourth row, chain 1, tapos increase dito sa unang, isa unang stitch, increase ka dito. So, lagi tayo mag-increase sa gilid-gilid lang. Increase dyan, dalawang double crochet sa isa. Yan. Normal, isang normal. Tapos, dalawa, or increase na dito sa pangatlong stitch. Ayan. So, ito. Makikita nyo, ito yung first stitch, second stitch, at third stitch. Ayan. Chain 1 ulit. Tapos, turn your work. Gawa ulit tayo ng normal na double crochet kada isa. So, ito ay 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dapat 5 din ang magawa nating double crochet. And 5. So, ganun lang. Mag-i-increase ka sa magkabilaan. Tapos, ang kasunod nun na row ay normal. So, ganun ulit. Chain 1. Kasi, ano na yun eh, another row. Kaya mag-chain 1 ka. Tapos, dito ulit, mag-i-increase ka. Tapos, sa mga sumunod na tatlo, 1, 2, 3, ito ay normal na double crochet. Dito naman ay mag-i-increase ka. Yan, triangle na. Isa pang row. Ganun ulit, chain 1. Tapos, turn your work. And normal na double crochet kada isang stitch. Sa 6th row, 7 dapat. So, dapat sa pang 7th row ay 7 din. Okay, 7. Tama yon. So, chain 1 ulit para sa ating 8th row. Dito naman ulit, mag-i-increase ka. At paulit-ulit lang yon hanggang maka-11 row tayo. At maka-14 row, okay? Ganun lang ang pagbibilang. So, first row, second row, third row, fourth row, fifth row, sixth, and seventh. Ito na yung pang 8. Ito yung pang 11 rows. At ito naman yung 14 rows. So, check natin ha. Dapat sa 11th row, dapat may 11 din siyang double crochet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
ito na yung last. So, ayan na yung smaller. Ito naman, check natin na dapat ang 14th row ay may 15 na double crochet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay. Tama yun. Huwag nyo mo nang gugupitin. Lalagyan pa kasi natin yan ng flower wire para tumiga siya. Ayan. Unahin mo na natin itong 11th row. Pang yung may 11th row. Same process lang din sila. So, kung anong ginawa ko dito sa maliit, ganun din ang gagawin ko sa malaki. Kailangan kasi na may ganito ka para may pang alalay. Gagawa tayo ng single crochet para idikit itong flower wire sa gilid. Gawa muna tayo ng pang single crochet. Ganyan. Tapos, papasok natin to. And, ayun. Maglagay ka na sobra, ha? Ayan, kahit maliit lang na sobra. Kung ano man dyan yung may butas, dun mo ipapasok lang din yung single crochet. Ayan. Tuloy-tuloy lang yan. Pagdating dito sa dulo, gawa ka ng tatlong single crochet dito. Kasi ibibend natin yan eh. Tapos, itong end ng yarn, isama mo na rin siya sa pagtahi. Diba, hawakan mo yan. Tapos, ito yung wire. Ganun mo lang. Yan. Yan, matataklo ba naman yan? And, tuloy lang hanggang dulo dito. Yan. Make sure na banat yan. Okay lang yan na may malalaking butas kasi iikot naman natin yan. So, hindi yan mapapansin. Tapos, dapat, bago nyo i-bend, yung ganito yung wire. Kailangan, may sobra. Huwag nyong makakalimutan na minsan lumulubog to, gumaganyan yan. Dapat yung banat siya, banat na yung triangle. Tapos, may sobra pa rin siya. So, ito na tayo, another pagliko ulit. So, ito pwede mo natong gupitin. Kasi malaki naman na yung natago natin. Tapos, cut natin. Yan, tapos ikot natin. Tapos, bend. Gawa ka ulit ng single crochet para matabunan itong mga wire. And ito na yung last. Tapos, hilahin mo ng mahaba. Kasi, ipanalak natin to. Tapos, gagamitin din natin itong yarn para i-connect ito dito. Ito. Yan, ganito yung triangle. Para itiklop natin, kailangan na pantay to, yung dulo. Ito. Tingnan nyo. Yan. Pag ano na ang tiklop. Dito may papantay yung pagtiklop. Yung ganito, ayan yan. No? Yung inikot na flower wire, ay nasa side na to. Then, saka mo to iikot. After ng inikot-ikot, tahiin natin yung side. Congratulations! Nandito na tayo sa ating assembly part. So, sabi ko nga, gawa ka ng tagdadalawang malaki, maliit, at dalawang flowers, and syempre, isang headband na may tali sa magkabila ang dulo. Ngayon naman, unahin natin itong maliit ay nandito, tapos itong malaki ay nandito, paganyan. Tapos, yung flower naman ay paganon. So, itatali lang natin halos. Dito mo siya ididikit or itatahi para yung may space pa siyang medyo malaki. So, tandaan nyo ha, pag ganito ang harap ng headband, nakaganyan, hindi pa ganun. Okay, dapat pa ganyan. Ayan. Tago muna natin ito.
Tapos pwede mo silang dugtong para hindi gumalaw-galaw. And ito naman flower ang kakabit natin. So kailangan matahian mo itong palibot na nandito. Itong palibot. Tapos yung ibang petals, matahi mo dito para hindi sila gumalaw-galaw. Yan. Maikli na masyado. So, gagamitin na natin itong mahaba. Tali muna natin ito. Para secure na nandyan yan. Nakatali na. So, yung ilalim, papalibutan mo yan ang mga tali nila. Secure mo yan. Tapos, tatago mo na. Para sa pagtago, kailangan itago dito sa petals. So, tandaan nyo ha, na kailangan na yung nasa bandang baba lang, yung itatahi nyo. So, maganda kasi yung medyo buhag-hag. Ganyan siya. Yung sa unang gawa ko kasi, tinahian ko pa yun hanggang dyan. So, anong nangyari? Pangit, nagka-dikit-dikit sila, nakaganon. Yan, para tahiin. Ganon din ang gagawin mo sa ibang part ng itong yarn. Nailalagay mo to dito sa bandang ganto sa flower para maitago mo yung mga ano baka kasi matanggal, di ba? So pwede kang gumamit ng hook para maitago mo sila. Ganon din ulit ang gagawin mo sa kabila. So, ito, napapansin nyo, di ba, nakaharapin sa'yo, kaliwa. Dapat, itong maliit naman, nakaganito. Dito siya nakadikit. Parang baligtad sila, mirror. Ayan. Nakaganyan. Ito yung maliit. So, dapat magparang M sila. Mag-M. Letter M. Nakaganyan. Sa pagkabit. And, syempre, itong flower. Wait, tago pala natin to. Ikabit naman natin itong mahaba. Konti lang muna yung lusot-lusot.
kailangan na itali nyo muna tong dalawa, yung end ng yarn nitong dalawa, para yung tension or yung pressure nitong dalawa, kasi minsan nahihilo.